Manahi tayo. Welcome to my YouTube channel. So, pag-usapan po natin ngayon ay usaping bias. O, bias, kung paano po natin ilalagay sa kilikili at sa leeg ng ating damit. So, ito po ay cotton spandex na karaniwan ginagamit sa tela sa pambata o t-shirt. Ngayon, ito naman po ay ginagamitan rin po siya ng bias. Pero ito po ay pang-blouse. Ang tela po niya ay hindi nababana. So, pag-uusapan natin yan mamaya. Pero pareho ginagamitan ng bias, pero magkaiba po sila ng technique. Ito po, ito tutorial ko sa inyo ay base lang po sa aking experience na ina-apply ko po sa aking mga project, which it's worth na matutunan nyo din po. Okay? So, mag-start na po tayo. So, hindi po lagi na meron tayong malaking tela or mahabang tela or malapad na tela na pagkinat natin ng bias ay saktong-sakto. So, ito po ay apat dahil hindi ko pa po siya nasukat. Pero, pagduduktungin po natin, lagi po nyo pong tatandaan, huwag nyo pong pagduduktungin ng bias ng paganyan dahil hindi po siya aayon dun sa ating tela. So, dapat po yan ay magkaganyan. So, tatahiin nyo po ng parang naka-A pero idiretso nyo ganon. So, start po natin. Katulad po ng sinabi ko sa inyo na tatahiin po natin ng paganito. Kung meron po kayong mahabang tela, mas maganda. Pero kung wala po kayong mahabang tela, okay lang po ito. So, at least, alam nyo na. So, nakita nyo po, oh, diretso po siya. So, pa-A po siya. I-cut nyo lang po ito. Yan. Now, pagdating po dito sa ating kilikili, so naituro ko na po sa inyo itong bias. Bago nyo po ilagay ang bias sa may laeg, tahiin nyo muna po itong ating blouse. Pagduktungin nyo muna po itong likod at harap. So, right side together. Ay, nag-English. So, ayan. Itahi lang po natin ang dalawang balikat. Ito po yung umpisa bago natin ilagay. Pero, ayan. Kung wala po kayong edging, isigsag nyo lang po. Kung wala po kayong edging, isigsag nyo po ito. Kasi cotton naman po ito. Tahi natin pareho yung dalawang balikat. Pero may edging po ako, so i-edging ko. Pero kung wala po kayong edging, isigsag nyo lang po. So, nakakabit po sa aking zigzag ay blue. So, tinatamad po akong palitan. So, ang gagawin natin ay isisigsag. Isigsag natin. Yan. So, sana po nakikita nyo. Sinigsag ko siya. And then, bali dalawang tahi po siya. Kung wala po kayong edging, ganyan po ang gawin nyo. Napagkabit na po natin ang dalawang balikat ng ating damit. Ngayon, kumuha po kayo ng isang bias natin. Isukat nyo po sa kilikili. Bago nyo po siya ikabit, make sure na kasya po siya o sukat po siya dun sa ating kilikili. So, tiklupin nyo lang po siya, ganyan. So, mula po dun sa balikat hanggang dun po sa kilikili. So, kasya naman po, so hindi na tayo magduduktong. Ngayon, itiklop nyo po siya ng dalawang tiklop. Ayan. Mag-umpisa po tayo sa isang dulo ng kilikili natin. Nakikita nyo ba? So, tingnan natin dito. Kasi baka hindi nyo nakikita, mahihirapan tayo. So, ayan. Mag-start po kayo dito. So, huwag nyo pong isasakto ang tahe dahil mahihirapan po kayong hilahin yan. So, lagi nyo pong lalagyan ng pataan na dito nyo po ilalagay yung karayom. So, ayan, nakatiklo po, idilagay natin. Ito yung damit, idinikit. So, ito po yung
So, nakita nyo ba? Hindi ko pa siya itinahi dito mismo sa tela. Dito lang sa dulo nung bias natin. At saka lang natin palalakarin. Ayan. O, ayun pa lang siya lumakad. So, mayroon pong sobra. Pa, kasi, ang cotton po kasi, pag yan eh, mismong sa dulo nyo inumpisahan, lulubog po yan. Kakainin po yan ng inyong makina, mahihirapan kayo. So, pag nananahi po kayo ng cotton, make sure na lagi po siyang may sobra na hahawakan nyo or hihilahin nyo doon. So, ngayon, kasi nakakurba po itong medyong kilikili. Kaya po bias ang ginagamit natin para madali po siyang iikot-ikot or ibaling-baling or baluktutin, kung tawagin. So, ayan. So, itatahi na po natin siya. Nakita nyo ang laki ng lapad ko. Saan ba yan? Malaki po ang palapad ko dito sa kabila kasi isisigsag natin yan mamaya. Kasi po ang cotton, kapag hindi nyo po yan sinigsag at inilalagay po natin sa ulo natin, dyan po nagkakaroon ng tasta. So, kailangan po talaga kahit tahiin nyo siya ng ganitong isang straight, tatahiin nyo pa rin po siya ng sigsag. Kung wala po kayong edging, mas maganda po kasi talaga pag nananahi kayo ng t-shirt is may edging. Pero kung pong sariling gamit lang natin, okay na po ito. O lalo na po yung sa mga nag-aaral pa lang at itatahi nyo lang po ang yung mga anak ninyo, ito po ay magandang start. O, kasi syempre naintindihan ko po wala po tayong budget para po sa edging. So meron lang po tayong kagaya nitong portable. So pagtsagaan muna po natin, sabi nga po pagka maiksi ang kumot, magtiis mamaluktot. O ayan po yan. Dahan-dahan lang po, huwag po kayong magmamadali. Sabi ko po sa inyo, doon sa medyo kilikili, medyo ikukurba nyo lang siya at saka nyo siya tatahiin. So ngayon, ilalak natin. So ayan na. So, nakita nyo po yung ating tahe. Ayan, o. Diba? Ang ganda niya. So, yan po. Yan sa ilalim. Ngayon, ito ay ating isisigsag. Ang sigsag po natin gagamitin ay... Teka. So, ayan po siya. Hindi ko po alam kung makikita nyo. Ayan. So, ito po yung masinsen. Ito po yung masyadong malaki. Dito po tayo sa gitna. Hindi ko po alam kung pare-pareho tayo ng ating makina. Pero yan po yan. Yan. So. Sigsag natin. Tandaan nyo po ah, lagi ang sinulid nyo dito sa gawid dito. Para po hindi naaabala. At hahawakan nyo para hindi siya lumulubog. At pag po kayo nananahe ang kamay nyo, huwag masyadong malayo sa inyong tela. Kasi kakainin po yan. Lagi nyo pong, huwag nyo naman pong duduruin. O, yan. Huwag nyo pong ilalayo yung kamay nyo. Tingnan nyo po yung kamay ko. Yung isa, eto para naka-alalay siya. At eto naman, lumalakad siya. Hindi siya naka-DN, pero alalay lang din siya. Para hindi po yan nagkakaganyan-ganyan. Para po diretso rin. At ito pong straight na to sa makina nyo ay guide po yan para madiretso nyo ang inyong tahe. Lagi nyo pong wag po kayong sa karayong tumingin. Tignan nyo po ito. Pag ito po yung antela nyo gumawi doon, matatabunan po yung line na yan. So, ibig sabihin, ang tahe nyo ay hindi diretso. Dahan-dahan lang po ah. Pagka po sigsag lalo, wag kayong nagmamadali lagi. Yung iba, mabilis manahe. Pero okay lang naman yung kung kaya nyo. Pero ako talaga kasi pulido ako manahe. Ayoko na ang tahi ko ay baray-baray. Again, gupitin ang sinulid, ilagay sa banda rito. So ngayon, eto po yung sigsag natin. Ayan. O, diba? Ang ganda. So kahit po yan, pag inilagay nyo po yan sa laig nyo, o sa kiligili nyo, kahit banatin nyo yan, may puputok po yan. Kasi yung ating tinahing straight, mapuputok po yan. Pero okay lang yan kasi nakasigsag. Basta po cotton na nababanat, kailangan po kung yung sa bandang ulo, sa bandang kilikili, yan po ay kailangan nakasigsag. Natapos na po natin yung kabila. So ang isunod natin ay yung isa, same process lang po. Ganon din po yung isa.
Meron pa po akong gustong isabihin sa inyo na isang technique na ito. Kasi hindi po lahat ng tela, meron po kasing tela na talagang sobrang napaka-stretchy. So pag yan po ay ginawa niyong bias, pag i-attach niyo po sa t-shirt, medyo hatak-hatakin niyo ng konti kasi either na lalawlaw po siya, yung parang loose. So pag naramdaman niyo po ang tela niyo ay masyadong stretchy, ganun po ang gawin nyo sa bias nyo. Medyo pag inattach nyo, hilahin nyo siya ng bahagya pag ikinakabit. Ito po, hindi po siya ganun ka-stretchy. So kung ano lang po yung latag ng tela, yun lang po ang tahi ko. Hindi ko po siya hinihila. So hihilahin nyo lang po siya kapag sobrang stretchy, yung parang hihilahin nyo siya pero yung telang pagkakabitan nyo, hindi nyo siya hihilahin. Ito lang bias ng hilang bahagya-bahagya lang, hindi ganun. Para lang pag nakakabit na siya sa laeg, medyo mag-close siya ng bahagya, hindi po ganun, ano tawag doon, berat. Sabi nga po ng nanay ko, berat. Yan. So ngayon po na ikabit na po natin yung bias sa ating kilikili or baraso. Ngayon po ang ating ikakabit naman ay yung sa laeg. Or lieg or laeg. So ngayon, ayan, para po kasi gumagalaw, so lagyan natin ng gunting. Ang maganda pong technique dito para po yung duktungan ay nasa loob, hindi po ganyan, isukat nyo po siyang mabuti. So pantayin po muna natin itong dulo. Kung nahihirapan po kayo, lagyan nyo po siya ng pin. Ay, hindi nyo ba nakikita? Bakit itaas ko na lang kasi ayaw yung muko ng aking. So ayan, nilagyan ko po siya ng pin. Ito po yung laeg natin. Iba po kasi ang sa laeg. Kailangan wala po siyang duktong na hindi siya makita. Or pwede naman kaya lang mahirap pagka ibang technique. So, ipinin ko po yung isang dulo dun sa kalahati po ng batok. Sa batok po ako nag-umpisa. Ngayon, ipaikutin nyo lang po yung bias nyo. Kailangan po kasi saktong-sakto lang yung bias natin dun sa laeg. So, ayan. Paikutin nyo po awak yung isang dulo hanggang makarating po kayo dun sa kabila. Ay, sorry. Kailangan po, sakto lang, ha? Huwag nyo pong babanatin. So, ngayon, ito yung ipinin ko. Gupitin lang po natin kung gaano po kalaki yung ating itatahi. So, ayan. Tanggalin nyo po yung pin. Ngayon, tahiin nyo po si bias ng ganyan. So, tatahiin po natin tong dulo. So, natahi na natin. Iganyan nyo po siya. Make flat po siya. Ayan. So, kagaya po ng ginawa natin sa leeg, pero ang kaibahan lang po nito ay binuo na natin siya na bilog. So, ngayon, ilalagay po natin siya sa batok. Doon po natin sa batok unahin. Make sure po na hindi palabas, ha? Baka po mabaliktad kayo. So, kasi duktungan po yan, ako sa likod ako naglalagay ng duktungan or dito sa may balikat. Pero ngayon po, sa likod ko po siya ilalagay. So, doon ko po umpisahan. So, nakatiklo po yung tela, kagaya po sa baraso, at ilalagay po natin dito. Lalagyan ko po ng pin para lang pumaayos ko yung kabila. Yan. Kung nahihirapan po kayo, ipin nyo po all the way. Pero okay na po sa akin to. Hindi ko na po siya ipipin kasi kaya ko naman siya. So, yung iba, ipinipin po siya pabilog. Pero ako okay na po ito. So ngayon, ipinin ko, aalisin ko yung pin dahil itatahi ko na siya. Yan. Sinulid natin dito sa gawi dito, hilahin yung bahagya para pag lumakad yung makina, hindi natatanggal yung sinulid. Iayos nyo lang po. Make sure na maitatahi nyo to, ha? Baka hindi nyo maitahi, baka natatahi nyo lang yung bias. Make sure po nakasama yung laig nyo. Yan. Lagi nyo pong i-check yung ilalim at baka maitahin nyo po yung kabila. Huwag po kayong magmamadali. Yung iba kasi nagmamadali dahil habol ang tahi. Hindi naman po tayo habol. So, ayan na po yung ating umpisa.
Hanggang paikot po yan. So, ito. Naiano natin. Ilock nyo. Gupit uli. Ilagay dito yung sinulid. Linisin nyo ha. Maganda po ang nananahi ay malinis. So, ayan. Naikabit na natin yung leeg natin. So, ang gagawin natin ngayon, isigsag nyo lang po uli siya. Dahil pag ito po ay sinuot nyo sa ulo, magpuputukan po yan, matatasta. So, kailangan po talaga nakasigsag kung wala po kayong edging. So, now, naikabit na po natin ang ating bias. Ang ating kilikili, naikabit na rin natin, naisigsag na natin. So, ito po ang naging resulta ng ating damit. So, ayan po siya. So, hindi ko po siya binubuo kasi gusto ko makita nyo kung paano ang ating resulta. So, ayan. So, hindi po ba? O, wala po siyang, hindi nyo po nakita yung duktong kasi ang duktong ay nasa loob. Ngayon, ang gagawin na lang po natin ay itatahi na lang po natin ang dalawang gilid. So, sa pagtatahi nyo naman po ng gilid, yung dalawang gilid, ito po siya. Huwag nyo pong, ito po yung bias natin. Kailangan po yung bias natin nakalabas. Huwag nyo pong tatahiin siya ng nakagano. Siyempre, pangit na siya. So, kailangan nakalabas at ito pong nasa loob, idapa nyo po dito, paloob. Ito, nakalabas yung bias. So, ayan. Make sure na pantay siya para maganda naman siyang tignan. So, ito yung sa kilikili natin. So, tatahin lang po natin all the way. Isang diretso, yung single na thread, and then isigsag din po natin. So, make sure po na ilalak nyo. Bakit po ba natin isinisigsag ang cotton? Ganito po yan. Kasi ang cotton po ay nababanat na tela. So, pag po in-straight nyo lang po ang tahi dyan at hindi nyo po isinigsag, pag yan po ay hinubad nyo, mag-i-start na po yang mag-tas-tas-tas-tas. Lalo na po ang mga bata. Pag yan ay naglalaro na yan, naghihilahan na yan ang damit. So, kadalasan po natatastas. So, naiiderecho na po natin. So, ngayon, isisigsag naman po natin siya. Yan po ay kung wala po kayong edging or overlap. Okay lang po yan, lalo't nag-i-start pa lang po kayo. Kung ano po ang meron muna, yun na lang muna po ang ating pagtiyagaan. At kung magkapera, saka po tayo bibili. Ngayon, tatandaan nyo po, pag dulong-dulo, ang mahirap po kasi siyang hilahin or palakarin ng mismong makina lang. Lagyan nyo po ng konting help yung inyong makina. So, habaan nyo po yung tela nyo, yung sinulid nyo, habang lumalakad yung inyong makina, hilahin nyo po ng bahagya itong sinulid para po tulungan yung makina nyo. Kasi cotton nga po iyan, kaya po kadalasan ang nagiging problema, nag-uumpisa pa lang po kayo, bumabao na po siya dun sa ilalim dahil nga po nababanat siya. So, yun lang po. Magandang tip po yan na hihilahin niyo po siya tulong-tulong. Ayan. So, isinigsag. Ganun din po ang gagawin natin sa kabila at malapit na po tayong matapos. So, again, ito po yung sa kabila. Natahi ko na po yung sa kabila. Ito po yung sa kabilang kilikili. Ipapakita ko po sa iyo. Lagyan niyo po ng mahaba. Ito po yung sinulit sa ilalim at sinulit sa ibabaw, sinulit sa ilalim. So, habaan nyo po ng bahagya. Ilagay nyo po sa ilalim yung tela nyo, yung dulo. Hawakan nyo po ito habang tinatapakan nyo at patatakbuhin nyo. Yung daliri nyo po nandito para po yung tela natin ay alalayan. So, pagbaon po ng sinulid or ng karayom, i-start nyo na pong hilahin, bahagya. Pag na isang tusok pa lang po, hawak nyo na po siya. So, ayan, habang tinutulungan nyo po siyang para hindi po siya pumailalim dun sa ilalim, hilahin nyo lang po. O, di ngayon, nakalagpas na po siya. Gupitin nyo lang po at hayaan nyo na po siyang lumakad. Kung mapapansin nyo, yung kamay ko, lagi po siyang nakaganyan. Kasi nga po, parang tinutulungan ko yung tela ko na hindi po siya maging kulubot. Ayan. Hindi ko po alam kung paano po dun sa high speed.
kung paano. Kasi ang alam, nakikita ko po siya, mabilis siya. So, hindi ko po alam kung kaya nyo pong gawin to, pero I always say worth to try. So, tapos na po natin yung dalawang gilid. Ang gagawin naman po natin ngayon, yung pong ladlara ng ating damit. So, ang ginagawa ko lang po ito, dahil maluwang naman po ito, at hindi naman po siya mahihila, kagaya po na sinabi ko, kung wala po kayong sigsag, ay kung wala po kayong edging, isigsag nyo po. Pero ako, hindi ko na po siya isisigsag, dahil sa ladlara naman po siya, ititiklo po na lang po siya ng tatlo. Maganda po kung sigsag ang gamitin nyo, para sabi ko nga sa inyo, pag napapanat, pero hindi ko na po siya itatahe ng, ano tawag doon? Ng straight, diretso, sigsag ko na po siya. So, hayan po, diniretso ko na po siya ng sigsag. So, isa pa pong technique, kung minsan po kasi ang cotton, habang tinatahin niyo po yan at hindi niyo po napapansin, lumiliit po siya ng lumiliit. Yan po ang kahirapan minsan sa cotton. So, ang gagawin niyo po dyan, or ang ginagawa ko, ipinapatong ko rin po yung daliri ko dito. So, imbis po na hayaan ko po siyang lumakad ng lumakad, kinakabig ko po papunta rito. Pero hindi ko naman po, yung parang hindi mo siya, yung parang nagpipretend ka lang ba? Hindi ko alam kung paano ko explain. Pero, habang tinatahi ko po siya, ipinapasok ko po siya ng papasok na paganon. Kasi nga po, ang cotton, kung minsan po talaga, paliit siya, paliit habang tinatahi nyo, pag hindi nyo yan, pag hinayaan nyo, hanggang mapansin nyo po sa dulo, hindi na po siya pare-pareho, maliit na po siya sa dulo. So, ang gagawin nyo po, habang tinatahi nyo po siya ng pasigsag, nakapatong po yung para hindi po pumunta rin yung tela, at dahan-dahan po, papasok, pinapasok nyo po siya. Yan po talaga ang kahirapan minsan sa cotton. Pero basta po natutunan nyo naman yung technique, okay na kayo. So, ayan, tingnan nyo po. Basta lagi niyong papasok na paganoon. Yan. Pero kung may edging po yan, hindi po magkakaganyan. Basta dire-diretso lang po. Kaso nga po, hindi po tayo gumamit ng edging. Ang ginamit lang po natin ay mano-mano para lang po dun sa mga wala pong edging at single machine lang po ang nasa inyo. So kahit papano, kahit wala kayong edging, magagawa niyo pa rin po ng paraan. Malapit na po tayong magtapos. Sana po may naitulong ako sa inyo at nag-enjoy po kayo sa ating tutorial. At please subscribe po, Edna Lopez Manahi tayo, kung nag-enjoy po kayo sa ating video. At kung may question po kayo, feel free to message me, or lagi naman po akong nasa ating group. So, nababasa ko po yung mga comment nyo. So, ngayon, eto na po yung ating finished product. So, yung product like ating damit. So, eto na po siya. Oh, meron pa po akong isang technique sa inyo, no? Kung minsan po, ganyan po ang style niyan. Kasi nga po, ginamit lang po natin ay mano-mano. Tahian nyo po dito sa labas para kung gusto nyo talaga siyang naka-flat, dito po ng isang tuwid lang. Pero kung napansin nyo naman po na okay, hindi na po kailangan. So, ayan po ang ating damit na nayari. Sana po may natutunan kayo. Ito po ay isusuot ng aking apong 5 years old. Yung pong babae ko ay nag 6 years old. So, marami pong salamat at enjoy your day and see you for our next tutorial. Bye! God bless po!